Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. ITCZ o Intertropical Convergence Zone, yan yung patuloy na magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon po, dominante yung nasabing weather system, particular na dito sa May Mindanao. Para maunawaan natin kung papaano ito nagpapaulan, yung ITCZ po yung lugar kung saan nagsasalubong yung hangin mula sa northern at sa southern hemisphere. Sa kanilang ang pagsasalubong, nakakabuo ng mga kaulapan na siya naman nagdadala ng mga pag-ulan. Sa mga susunod na oras nga, asahan natin yung mga hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan dito po yan sa may bahagi nitong Visayas hanggang dito sa May Mindanao. Dito naman sa atin sa Metro Manila, gayon din sa natitirang bahagi nitong Luzon, inaasahan natin yung pag-iral ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Ibig sabihin po niyan, maalinsangang panahon yung iiral hanggang tanghali, pero pagsapit ng hapon o kaya naman ng gabi, posible na yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Kaya naman, huwag kalilimutan magdala ng payong sa inyong mga lakad. Update naman dun sa low pressure area na ating binantayan kahapon sa loob ng Philippine Area of Responsibility, tuluyan na po itong tumama, partikular na dito sa may bahagi nitong Mindanao. Dahilan naman para ito ay tuluyan ng malusaw. Sa labas naman ng ating boundary na mataan ng pag-asa, yung isang panibagong low pressure area o sama ng panahon. Ayon po sa ating panayam kay pag-asa weather forecaster Obet Badrina, sa ngayon mataas yung chance na maging ganap na bagyo itong ating binabantayang low pressure area. Gayunman, mababa yung chance na ma-develop ito at pumasok dito sa ating boundary. At posible naman na palakasin ito yung pag-iral ng hanging habagat na siya naman magpapaulan dito po yan sa ilang bahagi nitong ating mga kapuluan. Lagay ng panahon sa mga susunod na araw, ating pag-usapan sa aming pagbabalik. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manang. Mga kaibigan. At katrabaho. Si Obama. At ang barangay Tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Sa punto pong ito, sabay-sabay nating alamin yung nilalaman ng 3-day weather forecast ng pag-asa. Unahin natin sa Baguio City, ito sa mga naglalako ng souvenirs. Kung naging matumal yung benta noong mga nakalipas na araw dahil sa mga pag-ulan, aba good news dahil magiging mabenta na yan kasabay ng pagbuti ng ating weather condition. Ayon po sa pag-asa, magpapatuloy itong pangkalahatang maaliwalas na panahon, yan po ay hanggang sa araw ng Linggo. Temperatura natin, pagitan po yan ng 16 hanggang sa 23 degrees Celsius. Ito naman sa atin sa Kamaynilaan, sa mga vendors nitong sorbetes, business as usual na ngayon. Inaasahan kasi natin itong temperatura, posible ang umabot sa 34 degrees Celsius. Pero pagsapit po nitong araw ng Linggo na kung makabubuting magsimba na lang kayo kasama ng inyong pamilya, may chance kasi na mga pag-ulan sa nasabing araw. Temperatura natin, yan po ay pagitan ng 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. Check naman natin sa Metro Cebu sa mga tour guides sa bahagi ng Santo Niño Church. Huwag kalilimutang magsuot ng sombrero, panangga po yan sa bahagyang maalinsangang panahon at mga tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Ang ating pong temperatura, pagitan po yan ng 25 at posible ang umabot sa 33 degrees Celsius. Check naman natin sa bahagi nitong Metro Davao sa mga namamasukan doon sa mga pagawaan nitong durian candies, stay hydrated. Ano po, inaasahan kasi natin yung temperatura, posible yung umabot sa 34 degrees Celsius. Bahagya po yung mataas, kaya naman inaasahan natin yung mainit na panahon. At panghuli na lamang natin sa bahagi nitong Zamboanga City, sa mga tour officials na babiyahe lulan ng makukulay na Vinta boats, huwag kalilimutan na magsuot ng mga panangga sa tsansa ng mga pag-ulan. Ayon po sa pag-asa, magpapatuloy itong maulap na kalangitan na siya magdadala ng mga tsansa ng mga pag-ulan hanggang sa araw ng Linggo. Ang ating pong temperatura, yan po ay nasa pagitan ng 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. At bago po tayo magtapos, pabati muna kay Ginang Lolita Juliana. Happy, happy birthday po and God bless you more. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desserie Dionio. Magandang umaga po sa inyong lahat.